So ito yung kadalasan ng mga reaction tracing, di ba? As you can observe, dito na area, itong sa pneumotracing, kung sa pneumotracing, yung normal tracing niya is nandyan, yung mga baseline. Diba? Nandito yung baseline eh. So, nandyan yung baseline. Kita natin dito, ito yung baseline. Diba? Ito din yung amplitude. So, normal tracing yan ng subject. Pero, pagdating sa relevant question, tinanong na yung subject ng mga relevant question, nawala na. Diba? So, hindi na siya normal tracing, hindi na straight yung kanyang tracing kasi nawala na yung tracing. For example, ito. Ito na area. Diba? There is a sudden change of the response sa stimulus. So, yan yung mga reaction features na bibigyan natin ng score. So, ini-interpret natin yan. Diba? So, may mga interpretation yan. So, iba't iba din yung interpretation ng pneumatic tracing ng yung sa kanya eh, sa breathing, sa thoracic at sa abdominal. So iba yung tracing, iba yung mga reaction features niya. Iba din yung features ng yung sa galvanic skin reflex or GSR o yung sa skin resistance, di ba? Sa galvanograph, iba din yung tracing sa cardiospirograph. So iba-iba yan sila. So binabasa natin yan. Then ini-interpret natin yan. Pag interpretation niya, siya na din yung lalagyan natin ng scoring procedure.